God, ngayon po ay nagkaroon po tayo ng background, na mabilis sa background lang po sa Corinthians. Ngayon, imagine niyo ngayon, okay, ganun ang mga tao kagulo, ganun ang ugali nila, ganun culture nila sa Corinthians. Tapos eh, na-born again to the gifts, that's what hindi manifestation or demonstration ng power ng Diyos sa Corinthians. Imagine mo, i-gather mo lahat yan na nagpoplo, binagsakan ng regalo ng Diyos, ng gifting ng Diyos, di ba? Kaya po napakalino po na yung ano po, yung gifts is mostly na power. You receive power in ano ng gifts. Wala po siyang kinalaman sa gift or sa fruit of the Holy Spirit. Separate po siya. Ang fruits of the Holy Spirit is about all the character. Diyan din i-develop yung character mo, yung pagiging self-control mo, yung pagiging mapayapa ka, maunawan ka, is about character. Ang development po ng fruits is about character. Ang development naman ng gifts is about power. Diba? Kaya, yung mga Corinthians, mga Corinto church, matindi, naka-receive sila ng power. Pero yung ugali nila, hindi pa natatransform, hindi pa sila nababago ng gusto. Dala pa lang nila yun. Kaya sinabi ni Paul, di ba, do not be drunk, you know, but be drunk in the Holy Spirit. Kasi mga manginginom, yung panahon na yun, yung Corinthians, kahit umaati na sila ng church, meron, dala pa rin nila yung mga dati nila ugali. Ugali nila nandoon pa rin. Kaya ang gulo ng church ng Corinthians. Kaya nga sabi, dun po nabanggit yung mga babae, wag tumayo, bawal tumayo sa harapan. You know, kung may sasabihin kayo, doon lang kayo sa asawa nyo. Kasi po, nung panahon na yan, kasi maintindihan nyo ngayon kung bakit nasasabi ni Paul yun. You know, na hindi pwedeng tumayo yung babae, ganun, saka sabi niya, huwag kayong mag-prophesy, you know, kung wala namang mag-interpret, see, hindi niya pinagbawal ang prophecy. Ang sabi niya, kung wala lang mag-interpret, tumahimik ka na lang, kasi wala naman maintindihan, di ba? Pero saliksikin niyo po yung Bible, hindi niya pinagbawal. Ang sabi nga ni Paul, desire it more. The gifts, sabi niya. I-desire pa natin ang gusto. Pero pansinin niyo yung ugali. Ang sakit ng ulo ni Paul. Sabi natin, si Paul yung pastor doon. Sakit na ng ulo kasi pag yung gift pa nag-operate na sa kanila, hindi nila kontrolado. Hindi nila kontrol kasi nga, the spirit of prophecy, subject to the prophet. Ibig sabihin, nasa atin pa rin eh, paano natin gadalin. Diba? Ngayon sila, pag nakaramdam sila na, oh, may dumating na ganito, sasabihin nila, you know. Kasi po, pag dumating po yung word of knowledge of prophecy, pag hindi ka na practice, hindi na pag-aralan, hindi ka na train sa ganon, akala mo minsan, lahat ng dumarating sa'yo, pwede mo i-dispose. You know, minsan, akala mo para sa kanila yung word, i-release mo. Pag ni-release mo, may masasaktan, merong hindi tatanggapin. Kasi hindi naman para sa kanila yun eh. Yung pala yung word na narinig mo, para sa sarili mo, para sa'yo. Kaya ganun ang nangyari sa Corinthians, wala pa silang practice na ganun talaga, na tinitrain pa sila. Pero hindi na ng gifting nila. Yung tinatawag na walang filtering sila eh. You know? Kailangan yung dumating na alamin mo kung ito ba'y word na to pang publicly to dispose o para lang to sa akin. Wala, tinitrain pa sila. Kaya ang gulo ng Corinthian, pagdating na simbahan nila, may magpa-prophesy dito, mayroong magsasalita rito. Sabi ni Paul, you know, tumigil na lang kayo kung wala man na mag-interpret. Diba? Tapos,
Yung panahon na yun, yung babae, kaya hindi po pinapatayo, kasi ang sinasabi natin, hindi bawal sila magpisno. Kasi yung time na yun, sabi nga siya, ang gulo, magulo yung kanilang culture, yung kanilang nakakalakyan, nakasanayan, iba. Kasi, tatayo yung babae doon, hiwalay pa yun, babae sa lalaki, yung time ng Church of Corinto. Parang example natin, para mas ma-watered down ko ng konti. Nasabihin nung babae, tatayo yun doon, sasisigawan yung asawa, nasabihin niya, ay, nakalimutan mong isang yung wallet mo doon, no? O, ay, magsasign pa ako dyan, kaya kailangan bumili ng pagkain para makapagsign ako. Yung ganun ba? Kaya sabi ni Paul, yung mga babae, tumahimik kayo. Tumahimik kayo. Hindi niya pinagbabawalan mag-preach. Pag sinabi, tumahimik kayo, yung usapan na yan, huwag niyong dalin dito. Dalin niyo sa bahay ninyo. Di ba? Kasi nga, ang baba ng moral culture nila eh. Imagine mo saan sila galing. Kaya po, kaso nagamit yung word na yon na bawal tumayo yung mga babae dahil doon sa verses yung sabi ni Paul. Pero ngayon, naunawaan nyo na kung bakit nasasabi ni Paul yun. Kasi nga yung kanilang culture, yung kanilang nakalakihan. Imagine mo, nagsama-sama mga bandido, mga Roman soldier. Diba? Iba yung naging ano nila eh. Naging culture nila, no? Matindi. Kaya nung naborn na din sila, dala pa rin nila yung iba. Ibig sabihin, hindi pa sila totally nababago. Kaya ano, nagpo-flow yung Holy Spirit, nagpo-flow yung gifts, kagulo sila. Walang order. Walang order. Kasi nag-overflow yung, nagsasama yung gifting sa ugali nila. Kaya it takes a while, you know, to develop the gifts para ma-refine mo. Parang ako noon, panahon na yon, hindi pa ako sanay. Talaga kung ano marinig ko, sinasabi ko. Kung ano makita ko, sinasabi ko. Nakakasakit na, hindi na tama yung isa. Kasi pero sinasabi ko, halimbawa na lang po yung isang bodyguard ng boxer na kilala natin. Yung first bodyguard niya, na na-invite ako dun sa bahay nila, may kasama siya. And then, salita ko ng salita about doon sa Samaritan, yung ganyan, hindi mo asawa yan, yung ganyan. Tapos pagdating ng mga alauna na madaling araw, pag-uwi namin, tumawag yung kaibigan ko na nag-invite sa akin sa tahanan nila. Ay, sabi sa akin, hindi na raw sa pinapansin, tinawagan daw siya at sabi sa kanya, napaka-chismosa niya daw. Kasi daw bakit kinuwento daw niya sa akin yung buhay nilang dalawa. Yung tao doon sa loob ng bahay na yon, bakit daw kinuwento niya sa akin na hindi sila mag-asawa at yung lalaki may asawa at yung babae naman ganun din na basta magulo. Yung madaling salita, hindi sila. Sabihin, nagalit yung mag-asawa, hindi pa sila mag-asawa, yung dalawa na yon sa kanya, kasi dating sa kanya, sinismis ko daw siya. Pero hindi, wala naman sinasabi sa akin yung kaibigan ko na ganun. Pero kasi pumapasok na sa akin, kumbaga nare-reveal sa akin yung sitwasyon nung dalawa. Pero hindi ko alam paano gagawin. Labas lang ako ng labas. See? Parang ganun eh. Dapat pala, nung panahon na yon, kung natutunan ako nun, pinilter ko. Inayos ko. O kaya siguro sabi ng Panginoon, gawin mo ng ganito, sabihin mo na hindi sila maano. Parang yung isa po, isang halimbawa rin po, ito matindi ito, isang halimbawa, meron po, nakwento ko na ito kala Rolly noon, yung nasa San Jose ako, meron lumapit sa akin babae, haba ng pila, yun, nasa harapan ko yung babae. Tapos pagkakita ko sa kanya, nirape. Sabi ko, nirape to. Nahinto akong ganun. Ngayon, sasabihin ko ba yan sa harapan ng mga, may katabi siya na kapila din sa gilid niya. Sasabihin ko ba sa kanya, kapatid, nakita ko, nirape ka, ganun, di ba? Kasi, yun yung tinatawag na hindi pa ako refine eh. Kung ang ginawa ko noon, imbis na sabihin ko yon, binulungan ko, ang sabi ko, I will talk to you later. Just wait for me. And then, maghintay ka lang.
babalikan kita pagkatapos ko mag-practice siya dito. Kasi, pero sa Korean chance, hindi. Talaga, pag lumabas yun, nakalasasabihin nila yan, manginginom ka pala, o palengkero ka pala, yan na, na-reveal sa akin ng Panginoon, palengkero ka, chismosa ka, oy, ano ka pala, nakikapid ka pala rito, yan ang gito, ang gulo. Diba? Kaya it takes a while to develop, to practice, ma-refine yung gifting. Kaya anong nangyari na, tinabi ko siya, and then sinabi ko sa kanya, ang pagkakasabi ko ganito, someone took from you na hindi mo pinahintulutan, pero kinuha niya. See? Ang iba yung pagkakasabi ko, pwede kinuha yung wallet niya, kinuha yung ano niya. Pero because of yung Holy Spirit nag-minister na sa kanya, sa akin, binalik na siya ng Holy Spirit doon sa sitwasyon na yun. Pinakita na sa kanya. Binalik sa kanya. See? Ang ganda na nangyari. Kasi, na-express niya na. Kaya sabi niya sa akin, Pastor, hanggang hindi po alam ng asawa ko. Kasi nga, nagkaroon na ng, ano, pinatawag ko sa bahay nila, nag-prayer na kami, gano'n. And it's, they have a happy ending. See? Yun yung mga sitwasyon na part of the gifts na pag hindi na-refine, hindi na-practice yung gano'n, o natutunan mo, hindi mo na-aral, parang gano'n nangyari sa Corinthians, ang gulo. Kaya sabi ni Paul, tumahimik kayo. Prophesy kayo ng prophesy. You know, wala naman nag-i-interpret ng ano nyo, tongues kayo ng tongues, sa public na ganyan, sa karamihan, tongues kayo ng tongues, speaking tongues kayo ng speaking in tongues. Eh, wala naman nag-i-interpret. Tumahimik na lang kayo. Diba? Hindi sinabi ni Paul na huwag nyo nang gawin. Walang magpa-prophesy, walang mag-speaking in tongues, hindi po. Ang sinabi, tumahimik kayo. Diba? Tumahimik na lang kayo. Kasi wala nila mag-interpret, wala man ma-edify eh. Yun ang purpose ni Paul. Kung di man makakapag-produce ng edification, tumigil ka na lang. Diba? Pero kung sasabihin mo at may ma-interpret at magpuproduce ng edification, magpapalakas sa bawat isa, sabihin mo. See, napakalinaw. Sabihin mo. You know, kung hindi na mag-edified, huwag ka na sabihin kasi wala nang maintindihan yung tao eh. Bakit ka pa mag-speak yung tongues, di ba? Yung tinatawag na natin, hindi sa pang-public use for your personal use. Pero yung panahon na yon, yung pang-personal use, ginagamit nilang pang-public use. Kaya kinokorrect sila ni Paul. Actually, talagang matindi sakit ng ulo ni Paul eh. Kinokorrect niya, nine-refine niya yung mga giftings na nagsilabas sa Church of Corinthians. Ayun. Okay po. Sa muli nating pagkikita, explain po uli yung tungkol sa mga gifting natin yan. Amen? Kaya maraming po salamat. We'll see you again.